Hello at welcome back uli sa ating channel. Humihingi ako ng paumanhin dahil ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng anime video. Although busy kasi ako sa trabaho. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa demon face ng mga miyembro ng Hanma family sa Baki the Grappler. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, i-hit mo na ang subscribe button at bell button. At kung magustuhan mo naman ang ating paksa, pakihit na rin ng like button. At syempre, comment nyo na din yung gusto magpa-shoutout. At speaking of shoutout, sa dulo na lang ng ating video ang shoutout nyo. So tara, umpisahan na natin. Alam nyo ba, ang demon face sa likod ng mga Hanma family ay isang pinaka-special na technique sa kanila? Na kung saan nagpo-form ng isang demon face sa mismong muscle nila sa kanilang likod. At oras na na-activate ito ng isang Hanma, magkakaroon sila ng malakas na physical strength, bilis, endurance at stamina. Kumbaga sa normal nilang lakas ay mas triple kapag ka naka-demon face ang isang Hanma. At exclusive lang ito sa mga Hanma members. At oras na naka-demon face sila, kaya nilang i-absorb ang anumang atake ng kalaban nang hindi sila nasasaktan. Katulad na lang ng laban ni Yujiro Hanma at Kaku Kayo. At umatake ng Shaori Strike na kung saan ang atake ni Kaku na ito ay kayang bumasag ng isang pader. Ginagamit din ni Yujiro Hanma madalas ang kanyang demon face back kapag ang kalaban nito ay alam niyang malakas at may mga armas. Katulad na lang noong gera sa Vietnam War. Dahil sa nangyaring Vietnam War ay naka-demon face back activation si Yujiro Hanma dito. Dahil syempre yung mga kalaban niya dito ay may mga baril, espada at mga tangke. Dahil kapag ka naka-demon face back siya, mabilis at maliksi siyang kumilos. Oni? Oni no kao da! At syempre, meron din ito si Baki. Dahil syempre, member siya ng Hanma. Bali, nasa bloodline din ni Baki ang pagkakaroon ng demon face back. Yung unang pagkakaroon ni Baki ng demon face ay hindi pa niya totally ito namamaster nung una. Unlike sa tatay niya na kung kailan niya naisin ay kaya ni Yujiro Hanma na palabasin yung demon face technique. At unang na-activate nga ni Baki ito nung naglaban sila ng kanyang kapatid na si Jack Hanma. At ginamit din ito ni Baki nung naglaban sila ni Olivia. At sa pangatlong pagkakataon nga, ginamit ni Baki ang kanyang demon face back nung final battle nilang mag-ama. Speaking of Baki and Yujiro final battle, kung hindi nyo pa ito napapanood, ililink ko na lang sa baba ng ating video ang huling laban nilang mag-ama. Si Yujiro Hanma ang unang pinagmulan ng demon face na ama naman ni Yujiro at lolo naman ni Baki. Pero wala pa tayong gaanong alam sa pagkatao ni Yujiro Hanma dahil hindi naman ito na itampok sa mismong episode ng Baki sa manga lang natin siya makikita. At nung huling laban nga ng mag-amang Baki at Yujiro, nagpakita ito sa kanilang laban. At sa manga episode nga ng Baki ay mababasa natin na si Yujiro Hanma ay siyang tumalo sa USA Army noong digmaan. Isa naman sa bloodline demon face ng Hanma family ay si Jack Hanma, nakapatid ni Baki Hanma sa ama. Although hindi pa natin nakikita ang pagkakaroon nito ng demon face sa laban. Pero palagay ko meron din itong demon face dahil nga isa siyang membro ng Hanma at baka hindi pa niya ito na-unlock.
At alam nyo ba, ipinanganak siya ng payat at sa kagustuhan niyang lumakas ay nagtitake ito ng mga drugs para lumakas ang kanyang pangangatawan dahil gusto niya rin talunin ang kanyang ama na si Yujiro Hanma. Dahil sa kanyang kagustuhang lumakas ay sumali siya sa isang tournament at dito nga ay nakalaban niya ang kanyang kapatid na si Baki. At sa kinalaunan nga ay hinarap niya ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Pero sa isang suntok lang ni Yujiro Hanma ay natalo kaagad siya nito. Guys, take note lang about sa Demon Face. Ginagamit lang nila ito kapag ginusto lang nila or na-master na nila ang technique na ito. At exclusive lang ito sa mga Hanma Legacy. Katulad nila Yujiro Hanma, Baki Hanma at Jack Hanma. So ayun lang guys ang ating kaunting topic about sa Demon Face ng Hanma members. Kung nagustuhan nyo ang ating maikling kwento, pahit naman ako ng like at subscribe button sa baba ng video na ito. At maraming salamat sa panonood. At speaking of shoutout, pwede nyo i-comment sa baba ng ating comment box ang iyong shoutout. So tara, shoutout na natin ang mga nagpa-shoutout last video upload natin. So shoutout kina the vibes and the fun all the way to the back.